guys. So, karon, night time na dere. And ako nag-crave ko aning pancit canton. Kasi as you know, COVID karon, life is not sure. You're here today, gone tomorrow, ana pang isa na Christian song. So, in Philippines, pag birthday or whatever, there's always a pancit canton kay on the belief na it will promote long life. So, ang akong giobra, nagkuha ko aning one ganha pan salted butter. Anya, ako gilagyan ng daghang kayo na garlic. Anya, pepper. So, ako siya giinit. And then, once init na siya, ako ilagay ang carrots. Kaya ang carrots is matagal siya mag-soften or matenderize. So, julienne siya. There we go. In my case, 3 carrots. Okay, padong na siya daot, so might as well. Dapat high nutrition atong pagkaon karon kay COVID. So, ano siya, Julian. In fairness, lisod siya maggawa ng cooking video na ikaw ra ang nag-video. So, other people, they would put other stuff like cabbages or shiitake mushroom or snow pea. But in my case, kung whatever lang ang naasahan mong ref, anarasad. There. So, ako giuna ang carrots kay medyo para matender siya. Yan ako, increase na ako. So, mix, guys. Pwede sad ka olive oil or whatever oil. But in my case, ganahan ko butter. Mostly, I guess, in Philippines, oil. Ito ko parang butter. Anasad ko rong nindot aning Pinoy na favorite noodles kay daghang kayo siya version, so others would blanch their vegetables and then put it in a cold water para mas distinct ang color. But since kima ko restaurant, I'm good with this style. Manahan ko ba ni one pan, easy lang kay wala ka time, dali ka na dyan mag atang for everything, even lockdown, daghang man sa rubrahon. So once semi-cooked na siya, I would put the onions, red onions. In this case, 1/4 rest the red onion ang akong di cut. The rest ako iluto tomorrow. Gamito na ko. So onion to more. As you know guys, onions have anti-inflammatory. So paborito dyan na akong onions, garlic, pepper, so mostly sa kamangang bigluto, daganti na siya ano na mga ingredients. And also, dini na ako ginaobra sa Philippines ang maglagay ng celery. Okay, in the first place, ginasad uso ang celery sa Pilipinas. But, may nakita ko na recipe na they put celery. So, since nagari ko Canada, ganaan na dito sa celery, kay you can eat it raw. And celery, as you know, is good for the kidney. So, whenever I eat it here, sa Canada, maglagay na ito celery. And then, beans. So, wala man ko snow peas, beans na lang. Beans na lang na siya color. Dapat, unahon ang baboy. Before sa vegetable, in other recipes, after nila nasuteni siya or na-blanch, ilagay sa cold water. But in my case, well, since it's just me, ako gi una ang vegetable. Other people would do the meat first. Well, it's up to you guys. Kanya-kanyang tirada. On my case, ganahan ko na may lasa ang vegetables na ang karne not so cooked. Hindi siya overcooked ang karne. There you go. Next.
fairness diri Canada, nag-learn jud ko kahit pa paano self-taught mag-cook. Kaya in Pilipinas, talira mang good na mag-order pancit canton, baratura, nya. Paglabas mo sa imo balay, dagang kayo mga manang na naga kuhanan naga luto. Then in Philippines, barato ra sad ang mga aning luto. Imulagyan aning siya. Kuan shrimps. So, ang akong gikuha ng shrimps is pre-cook na siya, na pinadaan. Iha. So, I guess wala na siya kuan masyadong master recipe. So, I guess pag maluto ra siya maayo, then it will be good for you, right? So, ako sa i-post ni siya, I need to get my soy sauce. So, as I was saying, ang pancit canton, dagan siya variety in cooking. Other people would put chicken broth or other pampasarap add-on. But in my case, di ko ganahan ana kayo. Maliban na magastos, di ko ganahan dagan kayo preservative. As much as possible, di man ko ganahan maglagay soy sauce. But I don't think it will taste good without a soy sauce, right? So, there goes the soy sauce. My lang. If you have better recipe, share naman dyan. Anyway, di naman ko chef. So, this is just me learning how to cook as much as possible. So, ako na siya ipaluto maayo. So, in that case, I would have to cover again. Ipapos ni na po. So, guys, kanina, ako siya gilagyan ng half cup na water. Then, now, I will put the pancit canton noodles. There you go. Nangira po. Pero, nasusod siya pag wala po ito proper, no? Sorry. So, according to your need, ang pancit canton. So, ako in my case, kung mayroon na pancit canton, kaya mas kailangan ko makapaundagan na shrimp or sabago. So, ako ni siya mix. But I cannot mix it with just two hands. So, ako sa ni siya post ko. So, welcome back guys. So, while nag-mix ko kanina, na-realize na ako na kulang pa di ay ang iya sauce. So, nag-add ko additional na half glass of water. So, technically, one glass na niya ng water niya. Nag-add po ko gamay na soy sauce. Back home, si nanay, which is a good cook, she would use ng fresh na shrimp. O niya, ang fresh na shrimp, iya na i-mortar ang ulo. O niya, anang iya gamiton din na pang sauce instead of plain water. But in my case, since pre-cook ang shrimp, so wala siya na taste. So, diri Canada, not everything na imong ganahan na recipe available siya, though daghan diri Asian stores. So, adjust din. So, unsa pa man. Other people also would put sugar para medyo sugar and sugary ang taste. Di ko ganahan, anak. Kailangan ko na wala sugar. Kaya wala ko kasanin na sugar. Other people would also put starch para sticky ang sauce. Di ko ganahan po, anak. So, kung sa'yo mo ganahan, guys, anak guro. And yeah, later, when cook na ni siya, syempre, lami ni siya with calamansi. Yeah, wala man diri calamansi na pareho sa Pilipinas. So, I will be using anang lemon na yellow. There are many things na mami miss mo when you're in Canada. One of that is ang food, mga tao. So, karon na pandemic. Hello. So, it's good thing na may YouTube because kahit papano, I learned how to cook. Though, not so perfect. And of course, na-try na akong YouTube food na vlogging. That is something you can do in your, free time. So I hope this tastes good and I hope I will do better next time since first time na ako mag-ubra pancit canton. Things I would do differently with this recipe.
I guess tama si nanay. After sa saute ng onion and garlic, dapat giuna na ako ang meat and then shrimp. Ang in my case, giuna na ako ang carrots at ang vegetable. Klaro kayo na inexperienced ko. But anyway, thank you guys. Ani ako pa ni Gabi. Hopefully all is well sa inyo ha. Miss na akong Pilipinas.